May nagtanong sa akin, ano ang pinakamalaking mali na nagawa natin sa ating buhay? Ang pinakamalaking pagkakamali natin sa ating buhay. Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow? Ang pinakamalaking pagkakamali natin sa ating buhay ay yung iniisip natin na may oras pa or meron pa tayong maraming oras. Ang oras ay libre lang. Pero parang hindi natin pinahalagahan. Pwede mo siyang angkinin at pwede mo siyang gamitin. Hindi mo siya pwedeng ipagtabi at gagamitin mamaya. Kapag ang oras na yan ay nawala na, ay hindi mo na siya pwedeng ibalik. Kaya nga meron tayong kasabihan sa Ingles na time is gold. Kaya yung iba sa atin, o karamihan sa atin, is binabaliwala lang yung oras kasi nga nasa isip natin lahat na may bukas pa, may kunting oras pa. Kaya ayun ang... So ngayon ito na yung part natin sa ating time is gold. Sa ating mga OFW, nasa isip natin, o marami sa atin na nag-iisip na about sa pag-ipon, kasabihin lang natin na simula next month, mag-iipon na po ako. Meron pa akong 5 months bago umuwi sa Pilipinas. So nang dumating na yung time na uuwi na tayo sa Pilipinas, wala pa rin tayo na naipon. Kasi dumating na naman sa isip natin na babalik pa ako. So hindi pa ako pwede na mag-ipon sa ngayon. So kailangan ko muna padalhan yung pamilya ko. Sa ating mga estudyante naman, hindi natin gagawin yung assignment natin kasi may bukas pa at may madaling araw pa or may oras pa pwede natin yung gawin. Kapag tayo naman ay mga workers, iniisip din natin na yung bagay na pwede natin gawin ngayon is ipapabukas pa. Ito ay para po sa ating lahat ng mga OFW. Ito ang sekreto para makapag-survive at tatagal po tayo kung saan tayong company nagtatrabaho. Kung gusto mong tatagal sa isang kumpanya at makapag-survive ka at magugustuhan ka ng mga kasama mo at ng amo mo, ugaliin mong maging isang tubig. Ang tubig ay formless, shapeless siya. Kung ilalagay siya sa baso, magiging hugis baso. Kapag ilalagay mo siya sa bote, magiging hugis bote siya. Be flexible lang tayo. Hindi tayo yung magmamarunong. So dapat, flexible tayo. Kasi kahit saan tayo ilalagay, o kahit anong trabaho ibigay natin, ay kakayanin natin at tatanggapin natin. Yun dapat ang sikreto para makapag-survive ka dito sa ibang bansa.